Isa ka din ba sa hindi nakaka-receive ng raffle code sa iyong Shopee app? Paano nga ba natin makukuha ang ating raffle code para makasali sa Shopee Milyonaryo? Hello guys, welcome back to my channel. In this vlog, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga nagiging reason natin kung bakit walang lumalabas na raffle code sa ating Shopee app. So kung interesado ka pong malaman, panoorin mo lang po ang vlog na ito hanggang dulo. And huwag mo na pong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell for more upcoming vlogs. So tara, let's start! Maraming mga nagtatanong at nagtataka kung bakit walang lumalabas na raffle code sa kanilang Shopee app. Marami din akong nakikita ang mga nagko-comment at naghihingi ng tulong kung ano ang pwedeng gawin para maklaim yung raffle code. Actually, isa din ako sa naka-experience ng ganito kasi wala ding lumalabas na raffle code sa mismong Shopee account ko. So, ang ginawa ko, nag-search ako, nagtanong-tanong din ako sa mga vloggers, pero walang mga nagre-response. Kaya ginawa ko lahat ng makakaya ko para masolusyonan ko at matukoy ko kung ano yung naging problema. At sa wakas, natukoy ko din kung ano yung naging problema talaga. Kaya ginawa ko ang vlog na ito para ma-share ko sa inyong lahat, nang sa ganun ay makatulong din sa inyo. So if you're interested, just please continue to watch and huwag niyong kalimutan mag-subscribe. So simulan na natin, and ang una natin gagawin is go to your Shopee account. I-click lang natin yung Shopee account natin, and then once ma-open muna siya, punta tayo doon sa banner ng 5.5 Shopee Milyonaryo. Lagi nating tatandaan itong banner guys kasi madalas nawawala din siya ito dito, hindi siya nade-display. Pero pwede natin siyang hanapin dito mismo sa taas. So i-click na natin siya guys, and then andito na tayo sa ating Shopee Milyonaryo. Ganito yung nangyayari sa ibang user, supposedly kasi ang nakalagay dapat dito sa may blue is claim, which is dyan yung i-click yung raffle code nyo para mag-claim natin siya. So ganito na yung nangyayari ngayon guys kasi nire-required na ni Shopee na mag-sign up tayo or mag-log in together with our details, most especially with our contact numbers and personal informations. So ito lang guys ang kailangan natin gawin para makakuha tayo ng raffle code at makasali tayo sa Shopee Milyonaryo. And take note guys, kailangan ang ilagay natin dito na contact number is dapat yung active natin na number. So tara, let's sign up. I-click nyo lang yung nakalagay dito na go to log in or sign up. So after nyo maklik yun, ito yung lalabas. In this part guys, meron tayong mga choices. Either mag-log in ka gamit ang iyong Apple ID, continue with Facebook, or continue with your Google account. Or else, pwede kayong mag-sign up, gumawa ng panibagong account. Pero ang preferred ko is itong log in with Facebook. So mag-sign up na tayo. Ilagay mo dyan yung username mo. Kailangan ang username na ilalagay mo dito is at least 5 to 30 characters. And then after that, pili tayo ng ating profile picture. Itong ilalagay ko dito guys is temporary lang po siya. So ayan, nakasign up na tayo. Wait lang natin na mag-load guys. So ayan, successful na po siya. May lumabas na po dito na claim your raffle code now. So i-claim muna natin siya. So ito na yung raffle code ko per day. Ganoon lang guys ang dapat nating gawin para maka-claim tayo ng raffle code. Kailangan lang talaga nating mag-sign up sa ating Shopee account para makakuha tayo ng ating raffle code. So ganoon lang po siya kadali. After that guys, meron pa po tayong isang gagawin, which is i-edit natin ang ating personal information. I-click lang natin itong nakalagay dito na May, and then i-click natin itong nasa taas. And then after nyo siya maklik, ito po yung lalabas. Tap to change your profile picture, set name. Mag-set tayo ng name dito guys. So, after that, wait lang po natin. And then after ng name, i-change natin yung gender natin. Mag-set tayo ng ating gender. Male, and then iset mo po yung birth date mo. Iset po natin ang ating birth date. Mahalaga din po kasi ito guys, huwag niyong kalimutan.
And then next, ilalagay natin ang ating contact number. Gaya ng sabi ko kanina, yung kailangan ilagay natin na contact number is yung active natin na number. After natin malagay yung contact number natin, meron tayong hihintay na verification code. This is to prove guys na tayo talaga ang naghahawak ng account na ito. So wait lang po natin saglit yung code kasi wala pa po akong nare-receive. And now ito na po siya, meron na pong message. Ilagay ko lang po saglit yung code guys, let's wait for a while. And then let's click the verify. Number already registered with Shopee. So itong contact number kasi na ginamit ko guys, nagamit ko na po siya sa isang account ko. So, pero pwede pa natin siya magamit ulit. I-click lang natin itong reclaim phone number. So, i-click natin siya. So, ayan, successfully reclaim number. So, ganun lang po siya. Na-register na po yung contact number natin dito sa Shopee. And then, ang next natin na gagawin is, wait lang set ulit natin itong gender, birth, already set. Set natin siya ulit. And then after that, meron ibang choices dito guys. Pwede nyo i-link in yung ibang social media accounts nyo like Facebook, Instagram account, Twitter, Google account, and your YouTube account. So after that, i-check nyo ng mabuti kung tama yung mga information na nakalagay dito. And then next, meron akong nakaligtaan. I-set lang po yung name. Set name. I-set lang po natin siya saglit. Kailangan at least 5 up to 100 characters yung pwede natin ilagay na name. So, ayan. I-check natin ulit ng maigi. Pwede ka din mag-set ang password pero choice mo naman po yun. So, okay na po siya. Na-save na po natin. So, ayan. Successful na po yung ating Shopee account. Punta ulit tayo dito. So, ayan. Andito na po yung raffle code natin. So, yun lang po, guys. Sana makatulong ito sa inyong lahat. Please don't forget to subscribe to my channel and please don't forget to click the notification bell for more upcoming vlogs. Thank you so much for watching.